Siksikan na sa evacuation centers ang daang-daang pamilya na lumikas matapos pumutok ang bulkang Canlaon. Nakataas ngayon ang state of calamity sa ilang lungsod dahil naman sa ashfall. Nangako si Pangulong Bongbong Marcos sa agad tutulungan ang mga lumikas. Live mula sa Canlaon City, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Ruth, mayong aga, dalawang LGU na sa Negros Island ang isinailalim sa state of calamity. Nadagdag nga sa listahan ang La Castellana City sa Negros Occidental. Dito sa Negros Oriental naman, kung saan tayo ngayon, una nang nagpatupad ng state of calamity ang Canlaon City. Alam mo, Ruth, nananatili sa mga evacuation center ang mga bakwit. Siyam na barangay sa apat na LGU ang apektado ng ashfall, kaya marami pa rin sa mga residente ang ayaw muna o natatakot pang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Sa isinagawang aerial inspection ng Office of Civil Defense, makikita ang lawak ng ashfall sa La Castellana at La Carlota City sa Negros Occidental. Nabalot ng abo ang mga taniman matapos ang pagputok ng bulkang Canlaon noong Lunes ng gabi. Dahil dyan, nagdeklara na ng state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental at La Castellana sa Negros Occidental. Ayon sa lokal na pamahalaan ng La Castellana, 12,000 katao ang apektado ng pagputok ng Canlaon. Sa Canlaon City na pinaka-apektado, mahigit 23,000 na ang residenteng apektado. Nauna nang inilikas ang mga residente sa apat na barangay sa lugar. Higit sa 500 pamilya sa Negros Island ang dinala na sa mga evacuation center. Ang ilan sa kanila, agad-agad na lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa pagputok ng bulkan. Kabilang dyan si Lola Estelita, patulog na raw ang 85 anyos nang mapalikas ng wala sa oras. Kakurog ko ya, daway na kugurog, balok kung anong pujuton ko. Malagyog, kaya kay amusin na ya. Siniguro ng DSWD na nakahanda ng libu-libong food packs para sa mga lumikas na aabot sa higit 60,000. Ayon sa Canlaon LGU, ginawa nilang lahat para ipatupad ang mandatory evacuation lalo't na sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ang ilang barangay. Pero may mga residente pa rin daw na nagmatigas at piniling manatili sa kani-kanilang mga tahanan. Ang PNP handa namang mag-deploy ng kanilang mga tauhan sakaling kailanganing magsagawa ng search and rescue operation sa pag-alboruto ng bulkang Canlaon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, patuloy sa pag-monitor ng sitwasyon ang iba't ibang ahensya gaya ng FIVOX, NDRRMC at DSWD. Ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Paalala ng Department of Health, makinig sa abiso ng LGU, mag-face mask, isara ang mga pintuan at bintana, protektahan ang mga mata sa abo at maghugas ng kamay bago magluto at kumain. Dapat daw itong tandaan, lalo't ayon sa FIVOX, posibleng masundan ang pagputok ng bulkang Canlaon. Ruth, isa ito sa mga silid ng evacuation center. Ito yung Macario Española Elementary School dito sa Canlaon City. Alam mo, Ruth, namigay na ng face mask sa mga bakwit ang LGU, maging mga pagkain. Bago tayo umere kanina, ay namahagi na rin ng almusal yung LGU at iba't ibang grupo dito sa Canlaon City. May dahil siksikan, Ruth, sa mga evacuation center, hindi maiwasan na limitado yung mga tulugan, maging yung palikuran at maging yung mga gamot. Binabantayan ngayon ng lokal na pamahalaan maging kalusugan ng mga evacuee para maiwasan ang pagkalat sa mga evacuation center. Ruth, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.